Ito na po yung bahay ni Chang Emma. Sinimulan po kahapon ang paggawa. Ito na po si Makmak. Ito yung akyatan yan eh. Marupok na. Mahina na masyado. Grabe pala itong bahay na ito, talagang palitan na. Sirang-sira na oh. Ayan, nakakuha si Makmak ng kanyang katulong. Hello, Makmak! Hello, Mak! Long time no see. Marami sa iyong nakakamiss ah. Kamusta ang bakasyon mo? Di po nga mabuti at lagi may sakit yung ano ko, misis ko. Kaya hindi nakakatrabaho. Di ba bagong panganak lang si misis mo? Oo, na ano nga po. Lagi nasa ospital at nasuot lamig daw po ay. Ilang araw kayo sa ospital? Alas isang linggo din po. Tapos isang linggong hindi po ako nag, ano, hindi naman po pwedeng mababainat yun pag galing sa sakit ay. Pag nagtrabaho naman agad ako, walang mag-aalaga doon sa anak. Sinong kasama ngayon sa bahay niyo? Iniwan ko po muna doon sa biyanan ko para may nakakana. Ay, baby mo, kumusta na? Ay, yun nga po ay, pagkatapos maggaling naman ng misis ko yung anak ko nagkasakit. Oh. Nag-ubra. Siguro po sa tubig, napapadid din ng ano, panis na gatas. Nagpilit na po't kailangan. Wala nang panggatas. Mas lalang mahirap yung walang panggatas sa baby. Kaya nga po ay. Mahirap pag gano'n ng ano. Hindi pwedeng hindi magtrabaho yan. Sige. Simula na naman po ng pabahay ni Kuya Bal. Nay Emma, baka matuluan ka po, ano ka po dyan, no? Ginigiba na yung bahay mo. Dito ka na po sa labas. Kumusta po, Chang Emma? Marayman. Mabuti naman po at nakita ni Kuya Bal itong bahay mo. Oo. Ano po ang ginagawa mo dati? Ayan, tumatao ng bahay. Pinagkakaabalahan mo. Ayan, taratambay dito. Nabanggit po sa akin ni Jeric, yung pamangkin mo po. Oo, dito oh. Ito nga daw bahay mo ay grabe nang sira, iba na. Kaya nasabi ko kay Kuya Bal minsan. Niya, napuntahan nga daw niya ikaw. Pero nung pumunta po sila rito, wala ka nung... Oo, wala po. Nasa panganiban po ato kuya na kulong ako nang itubagay yung sakit na ano, tubig daw. Ah, parang na ano ka doon? Oo. Parang quarantine? Oo. Wala pati ng biyahe. Natagalan ako doon.
Tapos nagpansin tayo sa amin. Nag-text na nag-ano, kinauli yung anak ng isa. Bakit nag-grabe yung ganit? Bakit nabulok ng sobra ang bahay mo? Ay, inanay. Napapayaan. Naanay. Pero kahit ganyan, ano, nandito ka? Dito ka nakatira? Oo, dito na kami nakatira. Grabe na, oh, sobrang... Ano, sobrang iba talaga. Oo. Ilan po ang anak mo? Dalawa. Nasaan? Dalawang anak mo? Nasa panganiban. Mayroon pa na po? Mayroon pa na po? Oo, tatlo. Tatlo. Panay, babae. Tama siya. Panganay. Ay, wala na, namatay na. Ah, balo ka na pala. Oo. Ay, nandun. Mga labas. Dito tayo sa labas. Ganda ng halaman dito. Ito po yung kapitbahay ni Chang Emma. Dito siya nakikitira. Dito siya na tulog pag maulan at natulog dun sa bahay niya, dito siya natutulog. Ganda ng halaman. Hello po, Chang Emma. Marami pala po rito mga ano, mga gandang halaman. Pag pala, ano, pwede kang mag-ano dyan. Oo, mga tanim-tanim na lang. Yan ang maganda mong pagkaabalahan. Mag-tanim ka ng mga halaman. Oo, pagkaahaman nga ng bahay. Marami magagandang halaman, oh. Nabibenta po yan. Ay, yun. Like, 350 ang isang, ano. Pag, ano, may mapagkaabalahan ka na. Oo. Pag wala ka ng gawa, pag tanghali, o kaya hapon, sa halip na matulog, matanim-tanim. Tapos, lapit lang naman mga po ng palengke dyan, no? Sa lait. At saka ngayon ay ano na, mag-display ka lang dyan. Ito o, yung halaman. Itong yung ganyan. Ano nga po tawag dyan sa halaman na yan, o? Yung may bulaklak na puti. Yan, o. Hindi ko alam ang pangalan yan. Hindi ko alam pa ang pangalan yan. Kakabahay ka na. Grabe talaga yung bahay. Kaya lang itong puno na ito, hindi ito pwedeng putulin kasi may permit na yan. Dapat ma-permit ka niyan. Bayad yan sa DENR. Meron na pinagawa ng bahay si Bal sa ano, sa may bandang Mercedes. Matanda din, walang kasama sa bahay pero ang kaganda-ganda ng mga halaman niya. Si Nanay Persil, kung napanood mo po sa mga video ni Kuya Bal. Ay, hindi po ka napanood. Panoorin mo po at ano, at makikita mo doon mga ganyan, mga magandang halaman. Ganyang halaman niya. Ah, katuwa yung matanda, pero ano na siya, 70 plus na. Parang 78, matanda na siya. Pero hilig talaga niya ang maghalaman. Maganda ng mga halaman. Tuwa, pati yung mga nanonood sa video niya, tumantuwa. Tapos yung mga kapitbahay niya, yun ang diba nila, mag-alaga ng halaman. Artista na si Ate Ma. Nailing dinihin nun. Artista na si Ate Ma. Hello. Nailing dinihin nun. Ah, hello, Jeric. Kumusta? Ito po yung nakapagsabi sa atin kay ano,
kay Chang Emma. Ito po yung kapitbahay ni Chang Emma na tumutulong sa kanya pag masama ang ulan, ay masama, malakas ang ulan, nababasa si Chang Emma doon sa bahay. Pupunta po siya rito at Jeric. Hello Jeric, o, ano masasabi mo ngayon? At nandito na si Kuya Bal kay Chang Emma. Ay ano po, maraming salamat kay Ana. Ay Kuya Bal. Ay na makakaroon na siya ng maayos na bahay. Hindi na siya mababasa. Hindi na siya mababasa. Meron na yung balkon. Tapos baka pag sinerte pa si Chang Emma, baka i-tiles pa yun ni Kuya Bal. So, malaking tulong kay ano? Kay malaking tulong kay. Ano yung mga halaman na yan, Jeric? Ikaw na may ano yan, may gawa? Magtatan? Si Mama po. Mag-busy yan. Sabi ko kay Chang Emma ay pag wala na siyang gawa, pag umaga, sa halip na matulog, hapon, maghalahalaman na rin siya para may libangan. Ano? Nabibenta ba ganyan? O, sige, Jeric. Wala kang pasok ngayon? Day off. Sige, salamat. Nandito na po yung mga kapitbahay ni Chang Emma na nagmamahal sa kanya. Hello ate, kumusta? Ayos lang po. Ano po maasabi ninyo at nandito na si Kuya Bal kay Chang Emma? Ay, may gingapot, natulungan na si Chang Emma. Kahit pa paano, di makakaraos-raos na po yung ano niya, pamumuhay niya. Maganda na pati ang bahay. Hindi na siya mababasa ng ulan. Marami na pala rito, ano pa ano, mga bahay pa ano. Oo, mga ganda rin, no. Yung talagang kay Chang Emma lang talaga ang napabayaan. Wala man po din. Palibasay, oo. Tsaka balo na siya. Opo. Tsaka po yung mga anak man din kasi po niya, walang wala man din po. Dadalawa man lang po ang anak niyan. Yung isa po may asawa na, may anak na. Nasa panganiban, eh, ang trabaho mo lang po nag-uuling. Oh. Eh, di wala man din pong permanenteng bahay. Ano lang din, parang sa ano, trapal din daw pong pinag-ano. Deliver mo na yun eh. Deliver mo na. Pinag-tagpi-tagpi. Minsan nga po si Chang Emma po ang nabigay ng ano, pera doon pag nagkakaroon po yun ng pera. Hmm. Kaya nga po yung inabutan niya ni ano, Kuya Bal. Sinabi na lang, baka at Chang Emma mag-alis ka. Mag-uwi ka ng panganiba at may hawak-hawak kung kaunting pera pala. Eh, ganyan talaga ang nanay, hindi natitiis ang nanay. Okay, mabalik sa'yo si Kuya Bal. Ganyan talaga ang nanay, hindi natitiis ang anak. Ayun nga po. Ay, may mga apo din po siya dyan, tatlong apo na andun. Meron talaga ang maging mahirap. Kahit gustuhin mo magtrabaho kung wala namang... Sa madali na pati yung hingalin, high blood yata po yun. Apo, oo, parang may sakit. At saka yung ganito, tumira ka sa ganito, talaga nakaka-heblad siya, nakaka-stress yan. Siya baga, gusto mong ayusin yung bahay mo, tapos wala ka namang source. Wala man na dyan hala? Dinalaw ka ano? Sige ate. Ay, yung pangalan mo. Ay, Grace po. Ah, Grace, salamat. Opo. Oh,